Free-range chicken, baka mo? Ito na ang simpleng manukan. Backyard farming na pampamilya na, pangkabuhayan pa. Magandang araw po, dito pa rin sa farm ng pamilya Fernando sa Tarlac, meron din silang backyard free-range chicken na inaalagaan. Kung saan dito sa free-range chicken ay nakakuha din sila ng kanilang pang-ulam, at yung sobra naman ay naibibenta rin nila. Kung mapapansin natin, dahil ito ay backyard farming, napakaganda ng ambience, napakaganda ng surroundings dito sa pabahay nila ng manok. Feel na feel na mga manok yung natural way nilang pamumuhay. Nakakaapak sila sa lupa, nakakakahig sila, nakakalabas-masok sila. Pwede silang magpaaraw, pwede rin silang pumunta sa lilim. At pwede silang kumain ng mga damo. Kung saan dito sa space na to, yung range ng mga manok, merong area na may bubong. May pinto rin na pwede rin nila makontrol. Halimbawa kapag tag-ulan, ay pwede nilang isarado ito at hindi na makakalabas yung mga manok dun sa ranging area nila. Dahil kasama rin yun sa iniiwasan na maambunan sila, maulanan sila, o kaya makainom sila ng tubig, ulan sa labas. At maganda pa dito sa kanilang backyard farming, kung meron ka mga tanim na madre de agua, katulad ditong inyong nakikita, malaki na rin ang inyong matitipid sa pampakain o pampatuka doon sa inyong mga alagang manok. Dahil itong madre de agua ay meron din itong mga magagandang nutrients na kailangan ng ating mga manok. Meron itong crude protein, crude fiber, crude fat, ash, moisture, calcium, phosphorus, at ito rin ay may mataas na enerhiya na binibigay sa ating mga alagang manok. Kaya kung may plano ka na mag-alaga ng mga manok, mag-alaga ng baboy, ng kambing, ng baka, kalabaw, o maging sa ibang mga livestock katulad ng rabbit, magtanim ka na rin itong madre de agua dahil napakalaking tulong ito para sa ating mga livestock at para sa ating bulsa dahil makakatipid tayo dun sa pampatuka ng ating mga alaga. At isa pang tip na malupit, gamitan mo rin ng napakagaling na vitamins. Meron itong multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, at probiotics. Ito yung King's Vita Plus Animal Feed Supplements na pwede natin gamitin para sa ating mga livestock. Pwede natin ihalo sa tubig, pwede natin ihalo sa feeds natin, o sa kahit anong mga patuka natin ng manok, pwede natin ihalo yung King's Vita Plus Animal Feed Supplements. Na nakakatulong din ito para sa faster growth, sa strong bones and muscle development, nagpapalakas ng immune system, nagpapataas ng reproductivity, at syempre, nagpapataas ng profit. At ang maganda dito, ito ay talaga mapagkatiwalaan dahil ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry. At matagal na ring namamayagpag at ginagamit sa buong Visayas at Mindanao. Dahil sa napaka-epektibo na itong output, ito ay ginagamit araw-araw na hinahalo sa tubig o hinahalo doon sa feeds. Kaya't kung ako yung tanungin, King's Vita Plus Animal Feed Supplements ang vitamins na magandang gamitin para sa ating mga alagang hayop. Kung mapapansin natin, makikita na rin natin dito yung mga available na mga resources sa paligid pa lang nitong pabahay ng manok. May mga kawayan at may mga pagkain yung mga alagang livestock. Kaya ito yung napakagandang pamamaraan talaga kapag tayo nag-livestock farming, nag-alaga tayo ng manok, o kahit anong klaseng livestock, mapababoy man yan, kambing man yan, baka man yan, o kalabaw man yan, mas maganda na meron na tayong mga available na resources para mas makatipid tayo. Lalo na kung mga native yung alaga natin. Katulad itong free-range chicken, ito ay mga native sa ibang bansa. Ito ay mga tinatawag na rin dito sa atin na mga heritage chicken. Pero ang kaibahan lang nitong mga heritage chicken, sila ay nangingitlog lang. Hindi tulad ng mga native chicken natin na naglilimlim, kaya pwedeng dumami kahit hayaan lang natin dyan sa loob. Bibigyan lang natin ng pagkain. Itong mga free-range chicken na to, kailangan natin ng incubator o kailangan natin na ipalit yung itlog nila dun sa mga itlog ng mga native chicken natin. Para yun naman ngayon ang maglilimlim, para mas maparami natin. At itong mga heritage chicken, ito rin mga dual purpose din. Pwede pang meat type, pwede rin sila pang egg type. Kaya kung nais din natin magparami ng manok, maganda kung meron tayong incubator. Lalo na kung stable naman dun sa area natin, yung kuryente, kung hindi naman tayo bastang nawawala ng kuryente ng matagal. Dahil sa incubator, may control tayo kung gaano karami yung ating ilalagay doon sa incubator, pero hindi nga lang natin control kung yung incubator natin ay magaling magpapisa dahil minsan nakadepende rin doon sa incubator. Kung meron naman tayong mga kilala na may mga available na incubator, may iba na nagpapapisa doon sa may mga incubator. Katulad dito sa Fernando's Farm, meron din sila ditong incubator na pwede rin nating dalhan ng itlog. Ipapapisa natin yung mga itlog natin ng manok o itlog ng mga itik o kahit mga anong itlog, pwede nating ipapalagay doon sa incubator nila para ipapisa. So yun yung magandang paraan at makakatipid din tayo doon dahil hindi na natin kailangan bumili agad ng incubator. Papapisa lang tayo doon sa mga farm. Magbabayad na lang tayo kung magkano yung singilan noon. So ngayon, para maramdaman nyo naman yung natural na ambience ng area, so ipiplay naman natin itong video natin ng manukan na natural lang na ingay ang inyong maririnig. Dahil sigurado marami sa atin ang nakaka-relate at yung iba naman dito ay namimiss yung ganitong klaseng surroundings, yung ganitong klaseng pakiramdam. Minsan sa tanghali, naririnig natin sa gabi, sa madaling araw, naririnig natin yung mga manok. So yun yung gusto nating iparating o gusto nating i-share din sa inyo ngayon. So ayun po, tuloy lang ang panonood.